yun mga kapamilya, all over the world, the long wait is over nga dahil nandito na siya. The queen is back. Please welcome the Optimum Star, Miss Claudine Barreto. Thank you so much. Yes, welcome po sa kapamilya chat, Miss Claudine. Ito nga po. And as of yesterday nga, naka 15 million na ang etiquette for mistresses. So, yes, masalamatan muna natin sa mga nanonood na kung Miss at sa mga hindi pa nanonood, please invite them to watch. Sa lahat muna nanonood ng Etiquette for Mistresses, maraming salamat po on behalf of my co-stars, Kim, Isa China, and Miss Fez Aquino, and Direk Chito Ronyo. Thank you so much po talaga sa pagpapanood nyo. Sa mga hindi pa nanonood, please panoorin nyo dahil marami po kayong aral na matutunan. Yes. At yun nga, dahil nga sa mga hindi pa nakakanood ng pelikula, ito, medyo paulit-ulit na itong itinatanong sa inyo, Miss Claudine, sa mga interview niyo po. Tell us more about the story daw po. Yung mga short lang po. It's, ano, it's a story about mistresses at siya yung journey nila in life. And yung sa, yung journey nila sa buhay bilang mistress at saka bilang magkakaibigan, kung ano yung mga secrets nila. Kasi di ba, kapag ka mistress ka most of the time, kasi secret, di ba, secret ka. So, yun, makikita niyo yung journey, five women. Tapos na yung feeling, siguro makaka-relate kayo, at least sa isa man lang na character. Kung sino ba si Georgia, sino ba si Ina, sino si Stella, sino si Charlotte, sino si Chloe. And speaking of character, let's talk about your character, si Chloe. Sino nga ba siya dito sa pelikulang ito? I play the role of ano, Chloe Zamora. She's ano, she's the head of an advertising agency and she's very successful. At ang partner niya ay mas matanda sa kanya, I think, what, 30, 20 years din. And tawag ito, she's very successful. Lahat sila actually, lahat ng mga babae dito sa pelikula, very successful. So, hindi naman sila na in love dahil sa pera, kundi dahil sa talagang na, nagmahal lang talaga sila ng may kahati. Dito lang dito na ating ano, mga chatters, nahihirapan ka doon kung makarelate sa kanya. The story of Chloe. Yun, kasi when I do a movie, and when I study a character, talagang I really fall in love with my character. So pagdating ko sa set, feel ko ako talaga si Chloe. So, mahirap kasi napaka-colorful nung role niya, yung life niya, at napakahirap nung role niya. So kinailangan talaga namin ni Diretsito talagang pag-usapan ng mabuti kung ano talaga ang paano namin na-atakihin yung pelikula. Sa tingin niyo po, yung anong number one quality na pinaka-nagustuhan niyo dun sa character niya? Siya kasi yung nagbibigay buhay dun sa lima, sa ang kulit niya, ang skandalosa niya, bilib siya sa sarili niya, akala niya talaga hindi siya papapalit kahit kailan. So matapang siya, at saka may pagka-righteous siya. Ayun. Ito daw, meron daw po ba kayong naging favorite line or eksena dun sa movie na yun? Marami akong naging favorite lines dun sa movie. Pero, hindi ko pa, pero ang akin yung pinaka talaga is that you guys wake up and never going to love us. Kasi diba, panoorin na lang. Yes. I watched the movie na talagang ano. Ito nga, may comment ako din. Parang, dun sa premiere night, ano panood ko siya, parang most of the big scenes, ay sa eksena niyo po ay pinalakpakan ng mga mana niyo po. Ano yung reaction niyo po? Sobra ako, yung night ng premiere night, I was really very emotional kasi birthday na niya ng daddy ko, 78th birthday niya. So ano, parang nung narinig ko ulit yung nakita ko ulit, parang after 5 years of not working, parang sobrang worth it talaga. Ito yung parang feeling ko na parang, I'm back na, parang ito na yun, parang ito na, pinapalabas na. Parang everything was so fast. Pinipitch lang yung project sa akin noon, tapos nag-shooting kami, tapos nag-showing na kami. Parang na-overwhelm ako and I'm overjoyed sa, lalo na sa reception ng tao sa akin. Sobrang touch na touch talaga ako. Ako, two of my most favorite scenes from the movie of you is yung
one is with the wife, with Miss Pilar, pero, and two is with Chris, Miss Chris Aquino. Yes. Yun yung dalawang eksena na tumatak sa akin na eksena niya. Yun ang talagang dapat abangan ng tao, yung dalawang eksena rin na yun. Kasi sobrang powerful nga talaga yun. Sobra. Pero, ano, without spoiling everything, just a bit of story about dun sa eksena niyo with Miss Pilar and with Miss Chris Aquino. With, ano, with Miss Pilar Pilapin. Yun, I'm so blessed kasi talaga sobrang galing yung artista. So, mas madaling umarte pag magaling ang kasama mo at professional, diba, na actress. And she just really attacked the role so beautifully talaga. So, alam niyo na yun, only had three lines sa buong mahabang ano na yun, mahabang usapan na yun. Maganda yung role na yun kasi dito sa ano, ako lang yung talaga magkakaroon ng encounter talaga with a wife. So, yun yung isa talagang pinaka dapat abangan. Yung pangalawa yung kay Chris. Kasi nga, ang nagustuhan ko sa mga scenes yung lahat na rules na tinuturo ni Chris kay Kim, eh, inaano ko, iniiba ko yung rules. Ako yung rule breaker. Dahil nga ito ay etiquette for Mr. Sasson, what is that one rule na forever na sa tingin mo madadala mo sa buhay? Know when to get up. Yun. Okay. Ito naman, how was it like working though with the cast? Let's start with Miss Chris Aquino. Oh my God. Chris and I, ano, sa buhay ko, hindi lang sa show business, parang ate ko talaga siya. Sobrang love ko siya. You've worked with her with Sasuko. Yes. But this is our reunion with Direk Chitoronio. So, our first movie was Suko, and then ito na, yung pangalawa. So, parang, sobrang excited ako na ulit na magkasama uli kami. Na pati yung director, pareho ulit. Sobrang saya. How about with Miss Isa Calzada? Isa and I, we worked together sa Milan before. Pero two sequences lang yata yun. Pero it was, the other one was really very heavy. And magaling siya sa actress talaga. With Miss Kim Chu? Si Kim talaga nagulat rin ako. Kasi, alam mo yun, she's so cute, she's so sweet, you know. Parang baby sister ang tingin namin lahat sa kanila. We're all protective of her. Pero ano talaga siya, ang kinagulat ko na hindi ko alam na ganun pala kalalim talaga si Kim. So, magaling siyang artista. So, hindi mo pala kasi ko, yung mga eksena namin, sabi ko, oh my gosh, meron talaga, talented talaga yung bata. This is the first time na nakatrabaho ni si Kim? No, this is the second time kasi lahat sila nakatrabaho na. After I gave birth, I did Maligno with Direk Cuenta Ramos. Doon si Kim at si Gerald, nakasama ko doon, bago pa lang siya. So, ito na yung, And last is Miss China. Si China, nakasobrang, I was pregnant pa na, we were doing Walang Kaplet with Piolo in the Direk Cuenta Ramos. So, meron na kaming bonding noon pa. Eh, she had to leave for the States. Nung bumalik lang siya dito, naging close na ulit. Ito naman, yung mga kapamilya natin, gusto malaman kung ano daw ba yung mga, in doing the film, kung ano daw ba yung mga nagaganap behind the scenes. So, Miss Claudine, share lang daw ng mga little kwento about just sa set or yung mga Julie taping. Ganito po ba katagal tinapos itong pelikulang ito? 3 months ba? Mag-3. So, medyo talagang iba na rin yung branding nyo ng mga cast. So, what do you usually do daw sa set? Pag wala si Direk Chito pa, chismisan yun, chismisan. Pag nandiyan si Direk Chito, professional kami. Tapos pag tumalito din si Direk, chismisan yun. Pinakata, sino daw ba sa kanila yung pinaka mas makulit? Si Kim. Pinaka madaldal naman. Isa. Sino yung pinaka madalas matulog? Ako. Diba? Ako at saka si Chris. Yes. Sino naman daw yung sino palagi nagdadala ng food? Alam mo, dami nagdadala ng food para sa amin sa set. Hindi na namin kailangan magdala ng food. Nakakatuwa kasi, basta parang every time na lang meron kami shooting, may lechon, may mga dessert, may seafood, pinapadala sa amin. So, spoiled talaga kami. So, it's really a happy set talaga. Yeah, happy, yes. Eto naman, why do we have to watch the movie? For those na
hindi pa nakakanood ng Etiquette for Mistresses? Unang-una, pag pinakita mo pa lang ang trailer or yung poster ng Etiquette for Mistresses and you see that it is directed by Director Toronio, you know it's already a masterpiece. And makita mo naman lahat malalaking artista. So it's not every day or diba, at least in a year man lang na makita mo na five na mahusay na mga kasama mo sa industriya ng mga galing na artista nagsama-sama sa isang pelikula. So, of course, dun pa lang syempre makikita mo na worth it, lahat ng pera na ibabayad ninyo para panoorin yung pelikula. Talagang sulit naman. Sulit naman talaga. Kasi ang ganda ng pagka-portray ng roles ng lahat. Tapos ang galing-galing direktsito talaga. Kung ako ay makakanood ng pelikulang ito, ano ba yung mapupulot kong aral dito? Can you share a few lessons from the movie? Lahat ng tao, gusto, lahat ng babae naman, gusto naman talaga, o nangarap minsan na maging asawa. Kaya lang, merong iba talaga na nai-in love. Dahil, minsan mali lang yung oras, pero yun yung tunay na pagmamahal. Pero dito kasi, tinuturo sa pelikulang to, yung choices sa buhay, kung ano yung decisions na gagawin mo, the decisions you make, will affect your whole life. Kung kaya mo ba talagang, kung kaya mo na nakasira ka ng pamilya, at makikita rin ng iba na hindi madali rin maging mistress. Kasi malungkot. Malungkot yung buhay. Ang daming kailangan i-give up. So, paglabas ninyo, iisipin na worth it ba talaga yung ganito klaseng buhay? Worth it ba talaga na kasakit tayo? Yung ganyan. So, it's really not glorifying mga mistresses. It's talagang just really showing a lot of people na they really exist. Minsan nasa mga barkada natin, nasa pamilya natin, meron talaga. And usually nga, yung pinaka-mga successful na mga babae, yun pa yung mga mistresses eh. Yun yung, they really exist, but it's not glorifying the mistresses. It's, and the wives, when they watch this, may intindihan nila rin na alam na nila kung anong gagawin para hindi sila maagawan. Kung ikaw daw yung nasa position ng character mo na si Chloe, would you do the same thing na mga ginawa niyang decision doon sa pelikula? Hindi ko alam. Hindi siguro. Hindi na we can tell, no? Oo, you can't tell eh. Hindi mo masasabi yan kasi hindi naman pa ako nakapasok sa ganung ano. So, mahirap mag-judge na sa mga hindi ko gagawin o ano. Pero siguro kung ako naman yung wife, I think hindi rin naman ako papayag na ganun lang ako or may aagawin sa akin. But how about my favorite scene with Tita Pilar? Will you also meet with the wife? It's fucking life. No, if ako si Chloe. If you are Chloe. I think kasi oo, sobrang ano siya eh. Sobrang tapang, sobrang go-getter. So, hindi. Siya yung tipang confrontational talaga. At saka yung talagang gusto manggulo. Yung ganun. Sa real life, parang hindi ko gagawin. Any messages or advice daw sa mga iba nating kapamilya dyan na dumaan or nagdaan sa ganung sitwasyon? Na importante talaga yung choices na ginagawa natin. At yung mga decisions natin sa buhay, you cannot just get into a relationship na ganito nang wala kang nasasaktan tao. Tapos in the end, malalaman mo na ang pinakatalo talaga ikaw. Kasi hindi sa'yo eh. So, yun. Ayun for sure mga kapamilya, marami kayong natutunan kay Ms. Claudine Barreto. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating maikling usapan kay Ms. Claudine. Dahil sa ating pagbabalik, magkakaroon naman tayo dito ng mga maikling memory, pagbabalik sa mga nakaraan ni Ms. Claudine. Mga ginawa niyang proyekto before. Tapos susubukan ni Ms. Claudine na magkwento sa inyo about it. So, keep it here on Kapamilya Chat. And also back here on Kapamilya Chat with the one and the only Ms. Claudine Barreto.
syempre hindi matatapos ang kwentuhan na to na hindi natin babalikan ng mga ilang tumatak at memorable na proyekto ni Miss Claudine Barreto sa television man o sa pelikula. Yes! Syempre unahin natin yung mga teleserye ni Miss Claudine Barreto dito sa ating ABS-CBN. Okay, Miss Claudine, eto, magpapakwento lang kami sa inyo or kung meron man kayo nakakatuwa or unforgettable moments na naaalala sa mga teleserye na ito. Okay, unahin natin is Mula sa Puso. Wow, yun yung first teleserye ko ever talaga. And I didn't even know na yung teleserye na yan para sa akin. Kasi nung lumalabas yung teaser na Mula sa Puso, parang ako yun lang siya ganyan. Tapos biglang Mula sa Puso. Sabi, sino kaya yan? Sino kaya yung show yan? Ganyan. Tapos, parang 5 days before the shoot, the taping, sinabi na, akin pala yung show. So, bakit lumalabas na? Sabi ko lang, hindi ko pa alam na akin. So, yan yung first, ano po. So, I think that should be the most memorable. Kasi, first time namin parehong yung direct win. Dramas. This is also the Mr. Greg Wen. Yes, and then Rico and Ether. So, first teleserye namin yun. So, sobrang ano sa amin yun. Ilan taon po kayo nung ginawa? 18 or mag-18 or 17. Parang ganyan. Okay, our next teleserye. Insert, please. Walang kapalit. Walang kapalit. With Sir Fiola Pascual. Yes, this is ito yung second time. Ito yung first talaga na full-length na teleserye na ginawa namin ni Piolo because the first time we worked together talaga was Buttercup. Si Direk Wen rin yun. But it was a Saturday show tapos marami kami mga artista nun. Parang teenage show yes, yun. Yes. Yun. So itong walang kapalit, ito yung pagkatapos ko ikasal, ginawa ko yung walang kapalit. Sa kalagitnaan na walang kapalit, nabuntis ako. Yun rin yung time na dapat buntis talaga ako dun sa eksena. So, talagang ano, memorable to kasi ano, I was so spoiled talaga sa taping 10 pa lang ng gabi, pinauwi na ako na direct, ganyan. Tapos kasi Piolo sobra akong spinoil kung anong gusto ko. So, new sisters na nakatira sa Amerika, papabili ako ng jeans, papabili ako ng gito, ganyan para sa baby, ganyan. So parang si Piolo talaga, sobrang spinoil talaga ako. Pati nung mga staff ko. Yes! Our next piece, Saan Ka Man Naroroon? Kung meron mang gumagawa na ngayon ng mga ano, dual character. Like Julia. Like Julia Montes. Yes, love it up. Meron syempre nauna dyan, syempre yung the one and only Miss Claudine Barreto. At hindi lang dalawa, kundi tatlo. Yes. Kamusta naman yan? Oh, Miss Claudine, magkwento tayo ito po sa teleserye niya. Alam mo, hindi ko, ang hirap ng teleserye na yan. Kasi, kunyari tinatapos namin Mula sa Puso ngayon. Tapos tatakbo kami ng Cavite, start kami ng bagong show. Tapos, nagka-pneumonia ako, sobrang pagod. Dumating sa point na pagising ko sa kotse, hindi ko alam, nasang set tayo? Hindi ko na alam. Tapos I was doing also, I'm not sure if I was doing anak also that time. So, lagari talaga. Yun. I think dito ako pinakanahasa sa acting. At sa pag-memorize ng lines. Kasi magaling ako mag-memorize ng lines. Tsaka knowing before na wala pa talaga yung mga edit-edit na effects. Yes, lock frame lang. Oo, so pag nagalaw ng konti, uulit ka na naman. Tapos, yun lang, change ng wig, change ng lipstick, ganun yung ginagawa. Tapos meron kang ka-double, tapos yun, sinasampal mo yung sarili mo. Tapos sinasampal ka rin. Parang baliw lang, pero masaya. Pero ito talaga yung, I believe na itong saan ka man naroroon, yun yung talagang nahasa talaga ako yung direct win talaga sa pag-arte at saka sa pag-memorize ng lines. Our next? Marina! Napaka-cute lang. Bago si Jezebel, pagkatapos si Jezebel, ito yung original talaga. First fantaserye. Fantaserye talaga. Oh. Yes. Sige, balikan natin ang teleserye Marina, Miss Claudine. Ang hirap nung ginawa ko yung Marina. This is also Direk Wen. Lahat naman halos talaga Direk Wen eh. Parang dalawa lang hindi naman pinagsamahan na pinaghihiwalay na kami, ayaw pa naman. Oo, Direk Wen din. Yeah, so si Direk Wen, yan, ginawa niya yung Marina.
first fantasy area talaga yun. And syempre, swimmer kasi ako. So, excited ako. Excited talaga ako. Pero hindi ko naman alam na ganun kahirap pala talaga. Syempre, ano, meron din kaming, I think yung sa mga anilaw, yung mga diving-diving, okay pa siya. Ang bibigat ng mga tails namin. Tapos lalagyan pa ng weights para hindi kami mag-float, para lumubog talaga kami. Tapos, yun, sa ilalim ng tubig, may yung, tawag ito yung parang diver doon, may iyaan lang siya parang color na, parang X lang na color orange na nakikita mo underwater, na wala kang goggles. Para alam mong doon ka pupunta, tapos i-move mo na lang siya pag sumakyat. Pag hindi na makahinga. Pero ito talaga, more of water scenes talaga to before. Kasi ngayon meron na yung ano Chroma. May Chroma rin kami, pero si Derek Wen, kasi nag-hardcore yan, gusto niya talaga makatotohanan talaga. So, may times na dito nag-away kami ni Derek Wen kasi papunta akong Baguio to do nasaan ka man. Tapos, nasa Pangasinan kami sa isang cave. Tapos yung water was parang 5 degrees lang. Na yung lamig. So, kailangan ilublog ako doon. So, emiscoliosis ako. So, super sumakit yung buong katawan ko. Tapos pag-ahon ko talaga yun, ano, lagnat na talaga. Chills na ako. Okay, meron pa ba tayo kuya dyan? Ikaw, iisa pa lamang. Iisa pa lamang. Ay, ito, naalala ko itong teleserying ito. Yes. Ito yung may ano, diamonds are ano, forever. Yung magsiswimming sa pool, tapos yes. Sa diamonds. Yes, ano. Ang saya. Ito yung ano, isa, ito naman kay Direk Ruel Bayani, ang kasama, ang nag-direct nito. After I gave birth, yan, after maligno, I gave birth maligno, tapos iisa pa lamang. Sobrang ganda. Natuwa ako kasi sobrang powerful agad nung cast talaga. So parang ang gagaling ng mga artista, nagustuhan ng mga tao yung lines, ang daming everyday yung nagsasabi. Ang daming gumagaya sa internet, ganyan. So, tuwang-tuwa ako. At saka parang ito yata yung first teleserye mo na medyo naging, may pagka-contrabida, medyo fiercer yung anong character eh. Oo, kasi nagigigante siya. Oo. Pero kasi ever since, I've always made it a point kami yung Direk Wen na ibahin yung pagtingin ng mga tao sa mga teleseries. Kasi dati, parang diba pagka gumawa ka ng teleserye, lagi kong inahapis, nasampal, tapos hindi kalalaban. Nag-usap kami ni Direk, sa Naklaw, ibahin natin, sabi ni Direk Wen, dapat lumaban ka. Pag sinampal ka, sampalin mo ng mas malakas. Ganyan. So, dun yata, nag-start yung bida, natututo ng lumaban. Hindi na lagi nagpapaapi. Bumabang na. Yes. At syempre, from television, tayo tumawid naman sa mundo ng pelikula. Ito daw yung mga ilan sa mga napili naming tumatak na pelikula ni Luis Claudine Barreto. Okay, let's start, kuya. First is, okay. Oh my gosh. Anak. Ay, nako. Vilmanian kasi ako eh. Mm-hmm. Ever since bata ako. Ano talaga, ang taas na ganun respeto ko. Siya talaga, pag nakikita ko talaga si Ate V, nasa starstruck talaga ako sobra. Tapos kinakabahan talaga ako. So, nung sinabi sa akin na may movie kami gagawin, hanggang sa na kalagitnaan na kami ng pelikula, hindi pa lang ako makapaniwala at sabi si Ate V. Kasi doon talaga nag-fan mood talaga ako eh. Tapos dito naman sa movie na ito, dito ko natutunan yung pahalagahan ng mga fans. Dahil nakita ko kahit anong pagod na ni Ate V, kahit na 34 hours na kami nagtatrabaho. Pag dumating yung mga fans niya or pag may nag-hi sa kanya, nag-hi siya. Tapos kunento rin niya, shinare niya yung buong buhay niya sa akin at yung mga lowest points ng buhay niya. Parang feeling ko parang hindi kasi ako, parang pag kasama mo si Ate Di, parang fan mood ka talaga. So parang pag kunento niya sa'yo yung buong buhay niya, parang special ko naman para sa akin ikwento lahat yan. Diba? Parang ganun. So yun, mula nun, talagang nagkaroon ako talaga ng nagkaroon kami ng sobrang special bond. Sabi ko, pag
tumagal-tagal pa ako sa industry. Gusto ko na yung sana ganun yung career ko, yung kagaya ng kay Ate Moon. Kasi sobrang love. This is the first movie na pinagsamahin ko ni Ms. Vilma sa akin. Yes, yes. Kaya medyo talagang memorable talaga siya. Yeah. Okay, our next movie is... Dahil mahal na mahal kita. Ito rin, isa, oh, ito rin ang isa sa pinaka-favorite ko na pili ko na ni Miss Claudine. Again, Direkwen. Direkwen din ito. Yes. Direkwen drama. Okay, ano ba yung mag... Ano, first movie rin namin. Mas maaalala, naaalala niyo pang masayang story about yun sa movie na ang masaya dito, kami ni Rico magkaaway, magkakampi kami ni Dieter in real life. Kahit sa mula sa puso. Yun ang hindi alam ng tao. Tapos, natapos na, dahil mahal na mahal kita, naging kami ni Rico. So, naguluhan yung lahat ng tao. So, kaya dami na, bakit away ganang away? Paano kayo naging kayo bigla? Yung ganon. Itong dahil mahal na mahal kita, sobrang siyang special sa akin. Kasi kami ni Direk, binigyan kami ng Star Cinema ng authority to, and ano, and chance to make our own line. So, si Direk went kasi he's not just the director, ano siya, writer, scriptwriter rin siya. So, yun, sabi na, ano Clau, ano sa tingin mo, ano sasabihin mo dito? Tapos, yun, sulat mo, ganun siya, sulat mo, tapos dadagdagan niya, or hindi ganun si Mela. Mas malapit sa, ano ko, sa heart ko yun dahil mahal na mahal kita. Kasi, during the time, at my age, ano ko eh, medyo po yung pagka-rebelde. Pero, I was so blessed na yung tao hindi naman ganun quick judge. Nung lumabas tong dahil mahal na mahal kita, parang ano eh, naging, parang mas naintindihan ng tao ako. Kasi ayokong may image nung time ko. Ayoko talaga na mabox ako na may image. Ako ganun. Kasi gusto ko nga maglaro ng ano. Tapos, parang ito ako, mga 17 rin lang yan. So, yan yung first toilet kissing scene. Ay, dyan! Or, yun natin. Matagal. So, yun. Yes, our next movie is... Dubai. Dubai. This is with John Lloyd and Mr. Agamula. Yes, Direk Rory Quintos. Siya rin sa Kailangan Kita. Kasi kami ni Aga, ever since okidokido, ganyan, ano eh, sobra kaming close para kami magkapatid. So, wala kaming ano, ginawa ko dito, mawa, tapos may pag-usap kayo direct. Si John Lloyd, yung time na yun, nahihiya pa sa amin eh. So, talagang, binigyan rin kami ng chance ng Star Cinema at ni Direk Rory to work hand in hand, na parang hindi lang yung sila nag-decision, pero tinatanong rin po ano yung mga suggestions namin at po ano yung gusto namin gawin. Tapos, ano, very ano rin sa akin, malapit tong project na Dubai. Kasi, after Milan, nung pinalabas ang Milan sa Dubai, sa sobrang happy nung crowd, sa sobrang natuwa ang tao dun sa Milan, dahil dumating kami ni Piolo sa Dubai, nangako si Tita Malu sa mga taga-Dubai na gagawa ako ng pelikula, Dubai! Okay. Sabi niya, pagpasok ng kotse, napapatay. Sabi niya, hindi ko na pwedeng bawiin yun. So, Claudine, mag-Dubai ko. Tapos sabi ko, okay, so after Dubai, ano pong next country? At syempre, ito naman itribute din natin sa mga ano, OFW natin na mga kapamilya. Yes, kasi lahat naman ng ginagawa ko na out of the country na movies, lahat yun, OFW. Kaya, even anak, yung si Ate V naman ng OFW. Kasi, malapit sa puso ko talaga. Kasi alam mo, iba-ibang countries, iba-ibang pinagdadaanan. Like, in Dubai, kung nurse ka dito, or kung manager ka dito, ganun rin sila doon. Yung ibang mga countries naman, na kahit na malaki ang ano mo, kung grabing pinag-aralan mo, doon, hindi mo magagamit yung pinag-aralan mo. So, ang dami ko natutunan na itong content na to, ito pala, ito, iba rin dito, ganun. Yes. Kuya, our next movie, meron pa ba tayo dyan? Got to be. Ano, this is with Rico yan. That's our last movie together. And, ito's, ano, tagal namin ginawa ito eh, within ito yung nag-start na
ay, basta. Biglang na-speechless, parang ay, hindi, ito yung time na when he passed away, kaka-showing lang ng Got to Be, parang, ano yun eh, parang Feb, I'm not sure, kanya, Feb showing, March. Feb, oo, Feb, ang showing late Feb, tapos March siya namatay, so, ano, tapos yun, showing pa rin yung movie noon, namatay siya, and yun nga, nagkagulo na nila, nagkaalaman na na nagkaroon kami ng problema, kasi syempre hindi namin pwede sabihin nung time na yun. And ano, ayun, yun yung ano, pinaka ano, masaya, kasi sa role ko, nagustuhan ko yung role ni Tony eh, yung talagang pinag-workshop kami ni Inang, may Tony walk, may Tony talk, may ganun. And first time ko yun na sabi ko, ay nakakatawa pala ako. Kasi yun yung gustong ilabas ni Inang, yung may yung comic side ko. Kasi nga, kaka-teleserye, kaka-malalim ng movie, hindi ka na marunong magpatawa. So dito parang wala, wapoys lang ako. So. At saka this is one movie yata na ano, na-restore na from... Actually, you know, I'm so blessed kasi EBS parang seven of my movies, ako yata pinamaraming ni-restore na pelikula ng ABS-CBN Restoration, ano. Yes. Diba? So thankful talaga ako. At iba rin yung talaga yung mga pelikula na nagawa ni Skull. Thank you. Meron pa ba tayo dyan, kuya? Nasaan ka man? Jericho and Dieter. Ito yung sa Baguio. Yes, sa Baguio. Yes. You're doing, may ginagawa kang teleserye while doing this. I was doing Marina. Marina. As doing Marina Maliit na sa at ito yung may twist sa dulo ng story ni Bongga to. Oo. I mean talaga, yung Nasaan Ka Man, isa rin sa mga pinaka-favorite kong ginawa. Si Direk Cholo Hidalgo ang ginawa ang nagkala ng video ko. Masaya kasi na sa Baguio kami. So, ang sarap ng feeling na nandun ko sa Baguio, ganyan. Nagsusupi ka sa malamig. Tapos, ano, lahat ng, parang binigyan rin kami ng chance ng Star Cinema to bring out kung anong gusto namin ilabas as actors, like si Dieter at si Jericho. Yung hindi yung, oo, bawal gawin to, ganyan. For the first time, nagkaroon kami ng parang naging independent kami in choosing what we want to happen sa pelikula with Direk Cholo. So, ang saya-saya kasi, yun nga, na, alam mo yun, pag sa Baguio ka, tapos malayo ka sa mga scriptwriters at ano, eh, kami-kami na lang yung bumagawa talaga nyo na Direk Cholo. Tapos, siguro talaga nagustuhan nyo ng Star Cinema. Okay naman sa kanila. Ito lang, Miss Cody, meron kayong mga ilalabas ng mga features na mga ilan sa mga nakatrabaho nyo na before. You can describe them as a, kung paano sila as katrabaho, and yung mga sweet or nakakatawang memories nyo lang dun sa nakatrabaho nyo ngayon. Okay, let's start with Piolo Pascual. PJP! Si Piolo, ay nako, love na love ko rin yan talaga. I'm very protective over him and he's very protective over me also. So, ano, pagka may kalaban na kalaban niya rin, pag may kalaban siya, kalaban ko rin. Ganun yung samahan namin. Ang pinaka-ayaw kong gawin talaga, pwede mo akong paglabahin, huwag mo lang akong pag-planchahin, pero napag-plancha niya ako. Nung nasa Canfield Festival kami. What is the most memorable gift daw na naibigay sa'yo ni Piolo Pascual? It can be, ano, it can be a lesson, or it can be a gift, or anything. Every time we, ano, kasi nag-PFC kami, tapos walang kapilit pa kami sa Sherry, tapos nag-Milan pa kami, diba? So, tapos yung nagkaroon kami ng mga international screening, so ganyan. Every country na pupuntahan namin, he makes sure na may mabili siya for me. So ganun yung sama namin ni Piolo. And ano, malalim ang pinagsamahan namin. At saka siya, yun nga, siya yung nag-spoil sa akin nung buntis ako. Talagang lahat ng gusto ko talaga, binibigay niya. Talagang maasikaso, maalaga. Tapos, ano pa, ito pala, yung ano lang, kaya lang, ang problema ni Piolo, lagi niya sinasabi, backpacker daw siya. So, kung puto siya sa ibang bansa, nakabackpacking daw siya, tapos, bahala na kung sila matutulog na hotel, ganyan-ganyan. Eh, ako hindi pwede sa ganun. So, may mga times we were in Cannes, kasi I was
thank God I was the, ano, I was, you know, fortunate enough to be the second parang actress in the Philippines to walk the can, the red carpet of the can. And I think Piolo was the third male ano naman actor. So nung nandun kami, parang sabi namin, ito na talaga yun. So this is part of the movie. Milan. Tapos nakita na namin si ano doon, si Natalie Portman, nakita namin. Yun yung mga kasabay namin, gano'n. So feeling namin Hollywood stars kami. Kasi may mga paparazzi. Yes. So feel talaga namin, nakalimusin kami, gano'n. Papunta lang, ha? Pagbabalik, maglalakad na kami. Ang problema ni Piolo, lagi niya akong winawala. Yun ang problema sa kanya. When we did Milan, sa Venice, muntik kami maiwan nung train. Kasi nagmarunong siya dahil pangalawang beses na daw niya doon. So, feeling niya, alam niya ang Venice. Pagbaba namin ng gondola, nagtakbuhan na yung mga camera, ganyan-ganyan. Eh, magbibihis lang kami sa isang restaurant. Paglabas namin, hindi na namin nakita sila direct. Kathy, Inang, wala. So, nagmarunong siya. Eh, medyo nahihiya pa ako sa kanya noon. Na parang, diba, sabi nila, huwag mo tuturuan ng lalaki kung saan yung mga directions, diba? Kasi mapipikon sila. So ngayon, naglalakad na kami ng lalahad. Tapos alam ko na parang we only had parang 40 minutes left. Pagka, nung medyo, na-feel ko na parang 10 minutes kami naglalakad, tapos iba na itsura niya. Alam mo ba kung saan tayo pumunta? Sabi, yeah, kala ko ganyan. Tapos ang isa, nawawala pa tayo. Sabi ko sa kanya, tapos umami na siya, na nawawala. Oh my God! Yun ako lang ganun. Tapos pumunta kami sa ano, yung taxi, taxi boat. Tapos sabi, 300 euro daw. Tapos sumingin ako kay Piolo, tapos sabi ko, may pera ka? Wala. Ako magbabayad. Sabi ko sa kanya, sabi niya, kailangan na natin talaga. Sabi ko, kailangan natin ano. Tapos yung tour guide, chinika-chika kami. So, inikot-ikot kami. Akala siguro nag-honeymoon kami doon. Gilat na talaga kami. We're late! Hindi namin masabi in Italian. Kunti pa lang alam namin Italian. Sa kopyo, ano sabihin mo? We're late. Kagad lang kami the whole time. Tapos pagsakay namin, tamang-tamang pagsakay namin nung what you call this, ng train, galit na galit si Inang sa amin. Kasi talagang pagsalpak namin, gumalaw yung train. Tapos napaupo na lang ako. Iyak ako ng iyak. Kasi kala ko hindi ako may aabutan. Tapos kasi the next day, ano na kami, aalis na kami for Manila. And yun na yung last train. Ano. Ay, iba naman talaga ang story pala, Mr. Piolo Pastor. Iba yun. Iba siya. Our next actor is Peter Ocampo. Diet has always been my best friend ever since. Alam mo pati yung ate ko, si Marjorie, ayaw maniwala, hindi kami nagkakamni. Pati pamilya ko, ayaw maniwala. Ayaw maniwala. Not until nangyari kay Julia at kay River na, tignan mo, pwede. Parang most of your teleserye yata is with Peter, kasama pa lagi si Peter. Yeah, oo. Si Peter to ko. Ano, tapos pareho kami magkasunod ang birthday. July 19 siya, July 20 ako. Tapos parang there's one time na we spent Valentine in Cebu, sa May Tops. Nangako kami sa isa't isa na, ano, na hindi kami may in love sa isa't isa. Tapos kapag ka mga, 36, o parang 35, at hiwalay kami sa asawa, magiging kami na lang. Kami na lang itakasal. Walang sex, companionship lang. Okay, our next actor, Kuya. Mr. Agam. Super love Aga. Aga talaga, sobrang ano. Lalo nung down ako during Nico's time, talagang, alam mo, he took the risk of doing kailangan kita with me. Not knowing if people will watch or support me pa in spite of everything naman sinasabi ng ibang tao. Dun siya sa kabilang side na talagang sobrang binuild up ulit yung self-confidence ko, self-esteem ko, lahat-lahat. So, na-touch talaga kasi nakakatakot eh. Parang after yung nangyaring yun, sinong gusto pang makipag-work sa'yo? Eh, ang pangit ng sinasabi ng tao sa'yo, ang pangit ng nababasa ng tao sa'yo. Pero si Aga, naniwala talaga siya sa akin. Kaya, forever akong grateful sa kanya. Okay, our
next actor is Mr. Jericho Rosales. I'd love to work with Jericho again. Sobrang, he's such a gentleman. Sobra talaga. Ang bait na tao talaga. Down to earth, mabait siya sa fans. Sarap kasama rin kasi nung nasa Baguio kami, first time namin makapuntang SM. So, bagong bukas ang SM. Isa yun sa mga dream ko dati, makatapak ng SM. Ngayon, Divisoria naman. Tapos, nung nag-open yung SM dun, tapos nag-ano kami, nag-shooting kami. Usually, it's either night effect or day effect lang. So, pagka, kunyari, maaga kami natapos, kung ano nung pinagagawa namin, pinasok nila ako sa maleta, tapos pinakarga ba naman dun sa, ano, para lang takutin yung mga tao dun sa hotel. So, talaga, may mga videos sila, sobrang funny talaga ng kung ano nung pinagagawa namin. Tapos, kunyari, nagde-date kami sa SM ni Echo, tapos bago ba si, ano, ba si, ano, Dieter sa kotse, puro dugo. Tapos, kami sa Mercury, meron ko ba kayong gamat na pang-stop ng dugo? Ha? So, syempre, nagtatanungan sila ganyan. Tapos, kasi may emergency, pero kalmado lang kami. Tapos, bababa si Diet. Ay! Nagsisigawan na lahat ng tao. So, duguan siya. So, dadali niyo ko siya sa Baguio General Hospital. Sabi lang, so, binibideo yun nung kasi ni Echo. Maano yan talaga. Sabi ko nga, no, wala pa yung copy ko nun. Meron pa ba tayo niya? Marami videos, promise. Kuya? Okay. And, okay. Meron pa ba? Natuwa rin si Kuya sa mga kwento ni Scrooge. And syempre last, is oh si Kuya. Ouch! Ano? Ay, happy memories! Happy memories! Weird! Mahirap maging happy yung memory pag nawala eh, alam mo yung biglaan. So, yun nga, like, last night sabi ko sa Aquino na Abunda, ay sa Abunda, tonight with Boy Abunda, sabi ko na parang, ang totoo talaga, there's not a day in my whole life na hindi ko siya naiisip talaga. So, yun. So, feel ko siya yung ano, yung guardian angel na binigay ni God sa akin, na nag-guide lang sa akin. At dahil ito nga, a lot of people are asking, dahil parang, ito na nga yung pagbabalik ni Miss Claudine Barreto. What's next for Miss Claudine after this movie? Kayo po ba yung magbabalik teleserye natin? Or another movies? Meron nang isa pang movie na inaayos ni Direk Wen. Yung Pinilit Kong Limutin Ka at ng Viva Films together with Star Cinema. Hindi ko lang alam kung mauuna ba yun or magsasabay ako mag-teleserye at movies. Kaya lang kasi parang either isa lang muna, kung movie-movie ko, teleserye, yung movie. Kasi hindi mo pwede, wala na akong time sumuhan. Ito daw. Miss Claudine, kasi ano, sa napakahabang panahon, hindi ka iniwanan ng iyong mga fans. Sobra. At saka, and now you're back, andyan pa rin sila, andyan talaga sila para sumuporta sa inyo. Ano daw po yung message niya sa kanila? Na sobra-sobra akong nagpapasalamat sa lahat ng mga katuloyan, sa lahat ng mga tao na, alam mo yun, na hindi agad humusga at naniwala sa lahat ng mga chismis na ipinapon o ibinato sa akin. Nagpapasalamat ako kasi nafe-feel ko, yung everyday nafe-feel ko yung sobrang love ng tao sa akin. Parang sobra-sobra kong special. Especially kasi I haven't worked for 5 years and syempre pag may, alam mo yun, pag bumalik ka, parang nakakatakot, nakaka-nervous. Pero you know, iba eh, mas nakakagaan ng loob at mas parang sobrang fulfilling yung alam mo sila rin, parang pinagdaanan rin nila with you lahat yung trials na pinagdaanan mo. At ngayon na pabalik ka, pabangon ka, andun sila, cheering for you. So parang, not everybody gets, I mean, blessed as much as I have been with my Claudinians. And kahit hindi Claudinians, yung mga tao na, ano lang, na hindi mahilig manghusga. At magaganda lang yung sinasabi everyday sa Instagram or sa comments. Ano talaga, nakakatulong siya, nakaka-talaga taba ng puso at siya nakaka-inspire
na kailangan mo nang bilisan bumangon kasi nag-aabang sila and they're rooting for you. At hindi naman lingid sa lahat-lahat ang pinagdaanan mo, miss ko din sa buhay. With all that journey, doon po na sa lahat ang mga pinagdaanan niyo, ano po yung lesson na natutunan? Alam mo, ganun kasi ano yun eh. Ginamit rin yun sa movies, na sa Etiquette for Mistresses, you never lose yourself. Kasi yun ang nawala talaga. Talagang naubos ako, wala akong self-confidence, self-esteem. Parang right and left, parang sino pa susunod, sige, sino bang tatraidor pa sa akin? Sino pa? May pamilya ko, may asawa ko, di ba? Parang ganun. Yung bugbog na bugbog ka, dapang-dapa ka na, hindi ka pa rin tinatantanan. Tapos yung feeling na, alam mo yun, yung gusto mong bumangon, tapos biglang may mga ibang tao, sahadlangan nila. Yung pabangon pala, tutumbakan na naman nila. Parang yun yung pinaka, I think, mahirap sa lahat. Tapos, pero ang sobrang blessed naman ako dun, kasi, yun nga, ang daming tao nagdasal para sa akin. So parang itong pagbabalik ko, hindi ko lang pagbabalik, pero yung ayokong ma-disappoint lahat ng mga tao niniwala sa akin. Kasi kahit sarili ko, inisip ko nung time na yun na baka naman talaga ako may problema, bakit ganun? Diba parang ganun? And then yun nga, sabi ko, hindi naman napapayag si God, i-vindicate pa rin naman niya. And God is really good naman talaga, because it's really worth the wait sa yung pagbabalik. And yun nga, Ms. Claudine, welcome back ulit sa Papa Bingo. Thank you so much. Thank you. I super miss this. Talagang sobrang na-miss ko lahat talaga. Lahat ng ganito, yung 5 years talaga, it's worth the wait. And talagang, sabi ko, oh Lord, sana tuloy-tuloy na. Kasi nakita mo naman na faithful ako sa'yo. So, faithful ka sa akin. So, alam kong this time okay na. Pabalik na tayo dyan. Miss Claudine, mag-hi lang tayo sa mga ilan sa iyong mga fans na naka-online now. Team Pai! Thank you! Yan, okay, from... Okay. Oh my gosh, at least you were able to lift your head up and fight for what you have. I'm so proud of you. Oh, thank you so much. Sobra. Kuya, meron pa ba? Pabasa na lang. Yay! Yay! From Claudinian for life, yes. Okay, next comment. Meron pa ba, kuya? Actually, marami. Wow. Thank you so much, ko. Talaga. Okay. Wow. Grabe. Grabe po. Thank you po. Sobra. Love you guys. Thank you so much. Ayan, yung mga kapamilya, syempre hindi na natin lahat mapapabasa kay Miss Claudine dahil sa sobrang daming mga chatters natin ngayon na nanonood sa inyo, Miss Claudine. Baka abutin tayo ng hanggang bandihan. Hindi pa tayo natatawa. Ulitin na lang natin to ulit. Ayan, yes. So, ulitin na to. Babalik at babalik si Miss Claudine dito, whether in teleserye man or in sa bago niyang pelikula, kayo bibisitahin niyo ulit dito mga kapamilya. Yan man, final words, Miss Claudine, invite them to watch again, Etiquette for Mistresses. Sa inyo lahat, thank you so much for your time dahil nanonood kayo ngayon. At sa lahat po ng mga nagbili ng mga comments, pasensya na muna, hindi po namin mababasa lahat-lahat. Pero maraming salamat po kasi happy po kami. Hindi lang po ako, kundi pati yung mga anak ko, pati yung mga co-stars ko sa lahat ng nangyayari sa pelikula na at sa buhay ko ngayon. Maraming salamat kasi nandyan lang talaga kayo. So, sana hindi ko kayo ma-disappoint dito sa pelikula lang to. So, sana panoorin niyo yung Etiquette for Mistresses. At salamat sa lahat ng nanood. Sa lahat po ng hindi pa nanonood, huwag po kayo matakot na panoorin kasi lalabas po kayo na maraming magagandang aral ang matututunan niyo. Hindi po masasayang yung pera niyo. So, yun. Thank you so much. Thank you for this day, guys. Thank you so much talaga. And that's it mga kapamilya. Para po sa mga nakamiss ng ating chat with Miss Claudine Barreto, i-upload po natin siya later sa chat. Yung kabuuan nito sa chat.ebs-ebn.com. And that's it mga kapamilya. Thanks for watching again here on Kapamilya Chat.